So hello everyone, so andito ko ngayon, gagawa ko ng mini vlog kung kumusta ba yung aking bagong motor after 1,000 kilometers. Okay, so brief context lang kung ano yung pangalan ng motor na to. So ito ay isang Explorer 250 version 2. So bagong-bago lang to ni-release, around this year lang to siya. So quick specs lang tayo, so ito ay isang 250cc motor. So nagpo-produce siya ng 22 horsepower. So for context naman, yung mga bagong sports bikes ngayon like yung Yamaha R15 is around 19 horsepower. So medyo mas malakas siya pero may kabigatan siya, no? So yung bigat niya is 135 kilograms. Okay, so when it comes to design naman, for me lang, no, type na type ko talaga to, lalo na yung kanyang eyeline sa itaas. So puging-pugi ako nung sa motor na to. So may dalawang mods na kung ginawa actually nito. So yung first natin is yung kanyang visor. So mas malaki yung visor na kinuha ko. Compared kasi yung sa stock niya, masyadong maliit yun eh. Okay, so yung panghangin, pag mabilis yung takbo mo, palong-palo sa mukha mo. So ito, nilagyan ko ng mas malaking visor para hindi masyado tumatama yung hangin sa aking mukha. Then next naman is yung aking winglet. So yan. So ito naman is dagdag sa porma, at the same time, dagdag siya sa downforce. So pag mas mabilis yung takbo ng motor mo, so yung hangin niya is pinupush up niya. So yung motor is napupush down siya lalo. So mas madikit yung iyong gulong pag nasa high speeds. Okay, so ito naman yung itsura ng point of view niya pag nagra-ride ka. So aggressive yung riding position nito, so yuyuko ka talaga. So isa sa gusto ko nito, yung mahaba yung kanyang side mirror. So kitang-kita mo talaga yung buong likod mo eh. So ayan, so yun yung visor ko. Sabi ko na mas malaki para yung hangin is hindi tumatama masyado sa mukha ko. So ngayon magpapakita ako ng V-roll naman. So para showcase lang kung ano talaga yung itsura ng motor na to. Okay, so kumusta naman to after 1,000 kilometers? Okay, so binlaking ko siya around last 2 weeks ago lang. So galing pala ako sa Davao City. So first ang ginawa ko is galing ako Davao, pinunta ko siya ng Digo City. Then kinabukasan niya naman, pinunta ko naman ng Kidapawan. Then from Kidapawan naman, straight ko siyang pinunta hanggang Mati. So medyo mataas-taas yung Kidapawan to Mati, ano. Then inuwi ko naman siya ng Davao. So around 500 kilometers in total, more or less. So hindi naman siya yung exact talaga. So if curious kayo regarding naman sa fuel consumption, so kinalculate ko siya based on Odo at sa aking Napa gasolina. So it's around 30 kilometers per liter. So actually, medyo malakas pero hindi naman. So for context ulit, yung mga NMAX ngayon, yung mga common ng mga scooters, yung kanilang fuel consumption naglalaro around 45 kilometers per liter. Okay, so ayan, so at least alam nyo. Okay, so if curious naman kayo regarding sa kanyang performance, malakas ba siya, mahina ba siya, kumusta ba kanyang brakes, yung kanyang clutch niya, smooth ba? So first is sa kanyang performance, so actually malakas siya, given 250cc ito. So there is one time, hindi ako aware, normal yung pag-throttle ko, pero nagbili ako ng konti. Hindi ko sinadya yun. Malakas yung kanyang throttle. So when it comes to top speed naman, so hindi ko siya kayang ilimit. Basta nasa around gear 4 ako, 4th gear, hindi ko na kayang isagad kasi 4 eyes ako, hindi ko masyado nakikita, hindi na nahahabol ng mata ko. So umabot ako ng 120 kilometers per hour nito. Okay, so, pero hindi pa ito sagad, may gear 5 pa, pero hindi ko alam kung hanggang sagad talaga ito. Pero may nakita akong video nito, around umabot siya ng 157 kilometers per hour. So given the weight, no, medyo mabigat naman to siya. Okay, so sa brakes naman tayo. So yung brakes niya, medyo malaki talaga yung kanyang brake disc. Okay, so dual piston na yung brake caliper niya dito sa front. And yung sa likod naman is isang piston. Okay, so may isang piston tayo, disc brake pa rin yung gamit. So actually malakas yung brake. Wala lang siyang ABS, pero marunong naman ako ng progressive braking. So actually mas malakas yun if marunong ka mag progressive braking. So yan lang, there's that. Okay? So ngayon sa engine sound naman tayo. So ito nga pala yung kanyang muffler. So stock to siya. Okay, stock. Do meron siyang design na carbon. Okay, so on natin. Ito yung kanyang kill switch. Ito yung kanyang engine start. Ayan, yan yung stock niya. Okay. So malakas yung actually yung kanyang throttle response.
malakas na malakas actually yung kanyang muffler. Okay, so yun yung kanyang engine sounds. Off muna natin. Baka nakaka-disturbo tayo ng kapitbahay dito. Okay, so ngayon naman sa reliability. So ayan, maraming nagtatanong kung kumusta ba. Okay, so when it comes to reliability naman, so far, hindi naman ako napatayan nito habang nagra-ride. So goods naman yun. Though, masasabi ko is, ang pinaka-first talaga na pansin is yung kanyang chain. Okay, so yung chain nito, yung gamit is 520 na yung size. 520 na. So siguro lang medyo malakas siguro ako mag-throttle and engine brake. So mahilig talaga ako engine brake. So yung pinaka-first ko na una napansin talaga is after 1,000 kilometers ko, yung aking chain is medyo maluwag na, medyo maingay. So yun, napa-adjust ko na yun siya one time. Then nagpa-change oil na din ako once since 1,000 kilometer yung ating kailangan nito. So brakes naman, wala akong issue sa brakes. Siguro basic maintenance lang. Maybe soon change brake ng caliper, magpa-bleeding. Pero hindi ko pa yung nagawa since okay pa naman, wala pa naman issue. So sa reliability, for now 1,000 kilometers pala yung nadadrive ko nito. So hindi ko masyado ma-attest to for long term. So makikita pa natin yan soon. Okay, so ano nga ba ang nagustuhan ko dito after 1,000 kilometers? So first is of course yung looks niya. Puging-pugi ako dyan, tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda niyan. Okay, for me lang ha, may kanya-kanya tayong opinion. Okay, so next naman is yung kanyang suspension. Sobrang smooth yung kanyang suspension. So kita nyo naman, inverted forks na to. Okay, so kahit tumatakbo ka ng around 100 or something, so smooth na smooth siya. So yung naglong ride sa ako papuntang Mati, so gustong-gusto ko yung kanyang suspension. Smooth siya and stable na stable. So yung kahit 100 niyo yung takbo mo, hindi mo feel yung nagwiwigil yung motor. So masyadong ano din, madikit din yung kanyang gulong. Okay, so conclusion ko nito. So after 1,000 kilometers, okay na okay siya, wala ako naging problema naman. Sulit na sulit sa aking binayad ko dito for me. Okay, so masaya naman ako sa outcome naman ng aking pagra-rides. Okay, so but before I end this video, thanks for watching and here's another V-Roll.